naging regular na po itong co-anchor ng mga programa po ng National Press Club. Si Attorney Kidlat Gadon. Kaibigan po ng lahat, maliban lang yung mga galit sa kanya. All at sa lahat ng mga members ng National Press Club at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon. Thank you Attorney Larry at napaunlakan mo ang aking imbitasyon na muli kang makasama ng ating programang Meet the Press on Air. At pasensya ka na rin, noong Friday ay hindi na ako nakadalo sa imbitasyon mo na ikang obserbahan ang naging proseso ng KBL convention, kilusang bagong lipunan convention sa Binangonan, dahil nataon na kasabay ito ng ating di ba, yung ating media forum. Kaya hindi na ako nakapunta ron, but I'm glad to see familiar faces sa mga kapatid namin sa media. Andun yata si Director Benedict, nagpunta rin siya. Oo, nagpunta rin si Director Benedict at nag-cover din siya. Napakarami nang nag-cover na press, kaya nga ang yung event na yun ay talagang fully covered by Tri-Media. At mabuti naman na, kasi yung isang naunang proclamation nung Miyerkules, marami sumamalob anyway, would you like to give us the kasi me not being there and some of our, siguro most of our countrymen also busy sila sa kanilang buhay, no, nakita lang nila sa mga ulat yung nangyaring is that a convention or general assembly? Convention 'yon, sapagkat yung mga delegates from other regions and provinces and cities nandoon din. Mahigit kumulang mga 50 yung members ng KBL officials na nandoon, at kinakatawan nila ang ibang mga iba-ibang mga chapters ng KBL sa buong Pilipinas. Lingit sa kaalaman ng mga taong bayan, ang KBL ay nanatili na one of the 6 dominant parties, sapagkat sa lahat ng eleksyon ay nakapag participate sila. At ang kaibahan ng mga dominant parties, 6 lahat yan, ay sila lang yung entitled na maglagay ng watchers sa lahat ng presinto, at sila lang rin ang entitled na makareceive ng mga official or certified copies ng mga election returns. Okay. Kaya so, mahalaga yan. This means to say na all these years yung KBL na masyadong na-demonize. Especially nung panahon nila Cory Aquino, illegal na matanggal si Pangulong Marcos, ay buhay na buhay pala naman. Oo, buhay na buhay yan. In fact, in the last 2 previous elections ay nakapag-participate kami sa national hanggang sa provincial and local levels. Ah, okay. Pero alam mo, Attorney May, maraming naguluhan sapagkat inabangan lahat ng ating mga kababayan, siyempre, yung pag-appear doon ni Senator, former Senator Bongbong Marcos, no? Maraming medyo naguluhan sapagkat bagaman na he acknowledges the endorsement of the political party of his father, wala raw, in fact, maski yung presidente ngayon ng KBL, yung kaibigan natin, si Efren Rapanan, board member ng Ilocos Sur, he was also quoted as saying na totoong walang direct acceptance. Oo, totoo si, yun. Si BBM. Oo. Nagpasalamat lang siya, pero hindi niya sinabing I accept. Mga ganun, wala daw eh. Parang ika nga, alanganin. Hindi naman, kundi hindi lang niya binibigyan pa ng pinal na desisyon. Sapagkat ganito, hindi pa naman talaga siya nagdedeklara na siya itatakmong presidente. Although sa lahat ng mga surveys ngayon ay siya ang number one. Ang sinasabi niya, hinihintay pa niya na magkaroon na panang ibang developments. Kung ano man ang ibig sabihin niyan yon ay siya lang nakakaalam. At pangalawa, hindi naman importante sa KBL na magkaroon siya ng acceptance, dahil alam naman namin nationalista party siya ngayon eh. Ang importante doon, that event was held to express our support. So whether he runs under nationalista party or under KBL or under whatever party. Oh, kasi yung Partido Federal inadapt din siya. Inadapt din siya. Hindi lamang yon, meron pa yung kahapon nagkaroon din ng convention yung kapisanan ng pamilyang Pilipino at kanila ring
ipinasang resolution adopting Bongbong Marcos as the candidate for president. At okay. Ganun din ang alam mo ba na sa Tuesday ay itong Workman's Party, no? Ay sa Angeles ay magdedeklara din sila ng kanilang suporta sa kay BBM bilang kanilang kandidato sa pagkapresidente. At sa Wednesday naman, yung Labor Party of the Philippines ay magdedeklara din ng kanilang pagsuporta kay Bongbong Marcos bilang kandidato sa pagkapresidente. Alam mo ba, ano, Kapol, na nung after nung KBL convention, napakaraming tumatawag sa akin ng mga mayor, mga kandidato ng governor na gusto na nilang magpa-issue ng KONA under KBL. Dahil na bandwagon effect na to. Kasi nakita mo, kahit doon sa survey ng Liberal Party, ha, okay, ang number one doon si Bongbong Marcos. Meron ding nag-survey na taga RMN, no? Ang number one din si Bongbong Marcos. Baka naman daw inareglo mo lahat 'yon. Oo. yung sa galing sa isang tao ng RMN na nagbigay sa akin, eh mahirap-hirap yatang ano niyo dahil 85,000 yung mahirap pasubalian ang respondents nila. Ah, ganun ba? Oo, at saka nationwide yun. Hindi kagaya ng Pulse Asia, 1,200 lang. Yes, oo. At hindi pa yun ano ha, hindi pa yun talagang kinundak ng face-to-face. Meron din daw sa survey ang lakas na number one din si Bongbong? Oo, ay yung ibang mga movements, organizations, or parties, ay yun din, sa kain sa mga reports, ay number one din si Bongbong sa kanilang mga survey. Yun nga lang, wala naman ako nare-receive na resulta sa kanila. Okay. Unlike itong mga sinasabi ko, meron akong nare-receive. Okay. Oo. Lalo na yung sa Central Luzon, magugulat ka. Ano, kasamang poll. Ang resulta doon, ha, ito ay kinundak ng mga congressman sa Central Luzon. At ang lumabas doon, 27% si Bongbong Marcos. At ang second ay 20%. Sino tapos yun? 18. Ang second ay si Grace po. Ha? Ah, okay. O, yung third, fourth, five, ay nandun na naglalaro na ibang kandidato. Ah, okay. Oh, ganon din sa ano sa Angeles City. Which is a melting pot. Kasi dyan sa Angeles City, ang nagtatrabaho dyan, magmula Mindanao, Visayas, and kasi mga andami mga factories dyan, mga kung ano-ano mga trabaho. Ang number one doon ay si Bongbong Marcos at 27%. Ang sumunod, 18. Malayo. Malayo na. Oo. And sumunod, 11. Malayo na. Okay. Pero, hindi kaya mag-apekto dito kay BBM yung kanyang... wala pa siyang talagang categorical na ano na statement. O baka sabihin hindi na pa hindi tatakbo yan. Hindi sa pagkanta niya ayaw magdeklara. But hindi siya gumaya kay Ping Lacson, kay Pacman, kay Mayor Isko. Di ba? Doon ka na nga magtataka kasi kahit sila ay nagsasabi na openly na sila'y tatakbo, nananatiling mababa ang kanilang rating sa mga survey. Si Bongbong Marcos naman kasi ang nangyayari ngayon. Kung babasahin mo yung mga social media comments ng mga kalaban na mga sites, ha? Oo, yung kahit yung mga hindi friendly kay Bongbong, pag binasa mo yung mga social media comments, no? Talagang lahat sila, Bongbong, Marcos kami, ganyan, BBM 2022. Talagang ano, makikita mo doon yung clamor ng taong bayan. And ako naman, 100% sure ako natatakbo si Bongbong. Na presidente. So pag hindi tumakbo si BBM, hindi ka na rin tatakbo. Oy, hindi na rin ako tatakbo. Ganun. ganun kakaano ha? Kakumpiyansa. Ganun ako kakumpiyansa na si BBM ay tatakbo na presidente. Ah, okay. Itong mga nag-endorso attorney, hindi mo ba binubulong isama niyo naman ako sa endorsement? Hindi na kasi sa sila mismo ang nagbibigay ng endorsement. In fact, itong kapisanan ng pamilyang Pilipino, ang kanilang endorsement pa nga sa akin, gusto nila tumakbo akong vice president. Ni Bongbong? Oo. Eh, paano naman si Digong? Ha? Yun nga, maraming factors in-explain. Si Pangulo pala, mga kababayan, baka hindi nyo pa po alam, nag-fill up na. Vice president. Pinirmahan na niya. So, kung sino man ang kanya magiging presidente, Yun ang sana na nga natin, magkasama na lang sila pagdating ng October 8, no?
October 8 ay magkasama na lang sila ni Bongbong Marcos, sana 'yun ang mangyari, dahil kasi ako ha, ito sarili kong opinion to. Nakakatiyak ako na hindi tatakbo si Sara. Ay, ganun ba? Oo, sapagkat napakaraming factors eh kung bakit ayaw niya tumakbo eh. At hindi ko na lang masabi sa iyo. Mamaya ibubulong ko sa iyo kung bakit. Hindi, tayo lang naman nagkukwentuhan. Hindi, sige, banggitin mo na yung ibang factor niyan. Tayo lang naman nagkukwentuhan. Oh, sige, sige. Total, ano. Ito naman ay sariling opinion ko. Okay, no? Okay. Siyempre, kasi Bongbong Marcos ako eh. Ang una-una rito, alam naman ni Mayor Inday Sara, nakakarating siyempre sa kanya yung mga reports ng mga internal survey. Kasi kung aasahan mo lang yung Pulse Asia, alam naman natin mga sinungaling yung mga yan eh. Propagandist, eh, di ba? Kaya nakakarating sa kanya yan, I'm sure. Kasi yung ibang mga... Alin ang nakakarating kay yung Mayor? Yung mga internal na, survey ng mga congressman. O na... kumbaga naghahabol siya kay BBM, ganun? Oo, malayo agwat niya kay BBM. Okay. Pangalawa, ito ay sa pantaha ko lang ito ha. Merong tatlong tao na malaki ang tampo sa kanya na hindi mangangampanya sa kanya. In fact, they might even campaign against her. Unang-una si Bebo Talbares, na napakalaki rin ng impluensya sa mga congressmen kung saan-saan parte ng Pilipinas. Oh, dati lalo yung speaker yun eh. Oo. Si Coco Pimentel, no? May tampo din yan. At of course, si Alan Peter Cayetano rin. Imaginein mo na meron kang tatlong tao na mga malaki ang network at malaki ang kaban na nagkakampanya against you. In your own turf, medyo questionable nga eh. Oo, dahil kasi na doon pa lang mag-ooperate na doon si Bebo Talbares. This is a just practical analysis. Yan probably are reasons also to for her to reconsider her options. Matindi yan ha. Dahil noong 2019 ay walang kandidatong lumusot si Sara sa Mindanao. Ah, ganun ba? Lahat na yun naharang ni Bebot. Ni Bebot. Ah, ganun ba? Mabigat tong mabigat yung sitwasyon ni Sara. Ni, ano? I'm just being honest sa mga kababayan. Marami akong kaibigan sa mga DDS dahil ako naman ay Duterte supporter din. Pero I'm facing the truth eh. I am confronted with this factual situations. Okay, at balikan lang natin itong KBL. May ilan na ba ang kasapian niya nito? Ay, marami. Actually, hanggang norte lang daw yun. Hanggang norte. Hanggang Mindanao. In fact, kahapo, ay nung isang araw, ang daming mga taga Mindanao na mga BBM supporters doon. Pati BARMM, no? In fact, may dumating pa doon na mga taga... NNLF. When you say dumating. Doon, physically, yung mga leader. Bakit napasama ang MNLF dyan eh? Di ba ang MNLF kaya nagka-hetot-hetot eh, gawa ni Pangulong Marcos? Hindi. Ang MNLF ay lumabas na ang katotohanan niya dyan na sila ay sinuportahan lamang ng Malaysia upang guluhin ang claim natin sa Sabah. In fact, si Chairman Nur Miswari mismo ay nagsasabi na ang susuportahan niya ang kandidato bilang presidente ay si Bongbong Marcos. Ay hayag na hayag na yan. Ganon? Oo. In fact, mayroong isang interview sa kanyang foreign press na isn't it that your President Marcos was your enemy and nemesis? Alam mo sagot niya, the father is not the son. Patungkol kay Bongbong. I am supporting Bongbong Marcos, sabi niya gano'n. The fault of the father can never be attributed to the son. Yun ang sabi niya. Sana sinabi mong ako rin Chairman. ano na yon, kasama na yon sapagkat nandoon sila. In fact, yung ibang mga leaders ng Muslim doon na mga Muslim brothers natin ay itinaas pa yung aking kabay, nagkakaroon sila ng picture taking. At sabi nila, ipopost daw nila doon sa kanilang mga Viber and Facebook at ipapakalat nila sa kanilang mga kapatiran ng mga Muslim. Yun pala naman mga kababayan. So, maganda yung ano pala. Pero tingnan natin ito. By the way, meron kang post nung isang araw, nasa opisina ka ni Vice.
President Robredo. Oh, alam mo kasi... Anong ginagawa mo? Meron ba kayong meron ba kayong secret talk ni BP Lenny? Ha? Wala. Oh. Kasi ganito 'yan. Madalas ako mapadaan sa lugar na 'yon. Ah, okay. Alam mo kung bakit? Doon lang ako nakatira sa kabilang kalye. Ah, okay. So, okay. Doon din ako sa New Manila and then halos araw-araw dumadaan ako diyan. Wala naman ako nakikitang mga activities diyan ng mga nagra-rally ng mga supporter o ganyan. Hindi, parang yung Pinos mo, may activity yung mga basura. Yung mga nagakakot na nagkakalkal ng basura. Basura. Oh, kitang-kita naman 'yun eh, yung mga namumulot ng mga dyaryo bote, ganyan. Mm-hmm. Oh, isang napakaraming tambak ng basura. Mm-hmm. Oh, at saka alam mo, just sa New Manila, meron kaming regulasyon diyan. Mm-hmm. Hindi mo pwede ilabas ang basura doon sa bangketa hangga't wala yung truck ng basura yung maghahakot. Eh pagka malapit na yung alam mo may schedule ng paghahakot ng basura ay pagka yung oras na malapit na kasi nagbubusina naman yan eh nasa kanto pa lang malayo nagbubusina. Doon mo pa lang ang pagkakataon dapat na ilabas yung basura mo. Mm-hmm. Eh pero sila hindi lang iisang supot. Nako siguro mahigit na 15 supot ng garbage sa truck. Yung itim na. Oh. Eh baka naman kasi ordinansa lang yung sa inyo eh ito president vice president. Oo, yun na nga eh so, kasi siyempre pagka ganun exempted daw siya. Oo, exempted ang office of the president sa kalakaran ng kalinisan at kaayusan ng ating komunidad. Pagka tiningnan mo itong sinasabi mong nagiging snowballing support kay BBM. Tingin mo ba ano to? May nagbabago na rin ang pananaw ng mga Pilipino nangyari sa atin. Kasi oo. September 21, anibersaryo na naman ng martial law. Oo. Never again na naman daw. September 11, nag-birthday si Apo Marcos. Oo. At binabansagang Hitler, ganun. That is for the last more than 30 years now. Diba? So, tingin mo ba itong pagbabagong ito sa ano ng tao eh? Somehow naliliwanagan na sila. Oo. Ako masasabi kong tahasan na naliwanagan ng mga tao. In fact, pag binasa mo yung mga social media comments ng kahit na saang site, kahit yung mga post nila Bam Aquino, kahit yung post ng mga taga-UP, magkaibigan ba kayo sa Facebook ni Bam? Hindi. Hindi. Okay. Kasi nasusundan mo yung... Hindi, kasi nag-a-appear eh. Kasi siyempre, okay. Yung mga yan, nagbabayad ng boosting yan eh. Mm-hmm. Kaya kahit na hindi mo sila sunusundan, nag-a-appear dun sa ano mo eh, sa feed mo eh. Okay. Ngayon, ganito, kahit yung kanilang mga post ay tinutuligsa ng mga... ano ng mga tao na nagsasabi na hindi na kami naniniwala sa mga Marcelo nyo. Mm-hmm. Tahimik ang buhay namin ng Marcelo kung hindi nyo ginulo. Mm-hmm. Tahimik ang buhay noon kung hindi nanggulo yung mga NPA nila Joma, mga ganyan. Mm-hmm. Wala nang naniniwala dyan. In fact, just the other, a few days ago, nag-rally-rally na naman daw yung mga professor dyan sa UP na mga komunista. Yes, eh ilang piraso lang sila, wala pa yatang lima. Mm-hmm. Oh, nakita pero mo? Tama naman yung coverage, ah. Oo. Di ba? Lalaki network ng cover nun. Oo. Diba? Pero actually, wala nang naniniwala sa kanila. Kung mababasa mo yung mga comments doon sa mga newscast na yon, makikita mo na ano, puro negative sa kanila. Mm-hmm. At saka, isa pa, kasamang poll, noong 2010, nanalo na sa BBM eh. Noong 2016, nanalo siya talaga bilang Vice President. Dinaya lang nila Noynoy Aquino. Hindi kasi nga, natulog daw kasi kayo eh. Oo, ngayon di na kami matutulog. Tapos, noong 2019, nanalo si Amy Marcos. Mm. Ibig sabihin ay hindi na pinaniniwalaan ng mga tao yung mga nagra-rally-rally na yun sa UP. Actually, Kapol, konting-konti lang naman yung mga komunista dyan sa UP. Alam mo, 99% yung mga estudyante sa UP at yung mga graduate yan, matatalino. Pinahangaan ko yung mga yan. Mm-hmm. Yung mga taga-UP, pinahangaan ko yan. 99% sa inyo matatalino. Mm-hmm. Pero meron ding 1% na mga bobo at tanga. Ito yung mga professor na mga alaga ng komunista. Mm-hmm. Yung mga yan, kahit na...
maliit ang kinikita, eh nabubuhay ng marangya. Alam mo kung bakit? Uh-huh. Kasi may sweldo yan sa National Democratic Front at sa Communist Party of the Philippines. Baka ma-libel pati itong program. Ay, di, demanda nila ako kung gusto nila. Hindi, baka madamay ako eh. Totoo yan. At kahit yung mga nag-put up ng mga Martial Law Museum, mga swelduhan ng NDF yan. Mm-hmm. At yung mga niyan dyan sa Ateneo, yan si Father Alejo, komunista yan. Mm-hmm. Oh, kaya nga itong sambayan, nako, malaking pagkakamali nila na pati si Father Alejo, yung pare na komunista, eh isinama nila rin sa sambayan. Sambayan, no? Sambayan ng mga damit. Sambayan ng... mga sampayan ng basahan yan. Nagtataka naman ako dito kay Justice Carpio kung bakit na kanyang isinugal ang kanyang pangalan at dignidad yan sa sampayan na yan. Eh, well, isipin mong miyembro sila daw kasi ang sila ang genuine opposition. Oh, genuine opposition. Wala nang gustong tumanggap ng kanilang ng kanilang nomination eh. Eh, nung isang picture na nakita ko si Manny Pacquiao? Nery Colmenares, tinanggap yung nila, kandidato siya. Si Nery Colmenares naman eh, komunista din yan eh. Alam naman nating NPA yan eh. Mm-hmm. No? Mga front yan ng komunista. Eh, si Nery Colmenares, hindi nga yata umabot ng 5 million yung boto niya nung nakaraan eh. Uh-huh. Despite the fact na congressman siya. Yes, Eh halos magpantay lang yung boto namin. Eh ako, private citizen, hindi pa ako nangampanya. Mm-hmm. Eh siya, suportado siya ng Communist Party of the Philippines. And speaking of that, mga kababayan, ito, malinaw na malinaw ito. Hindi po nire-redtag ng gobyerno si Nery Colmenares kasi puntahan po ninyo yung website po ng Communist Party of the Philippines, Philippine Revolution Web. No? Web Central, PRWC. Makikita po ninyo doon, meron pong endorsement ang Communist Party kay Nery Colmenares. At yan naman ay hayag na yan. Kahit naman nung nasa Kongreso pa siya, dahil na party list representative siya, ng isang komunista din na party list, alam naman ng lahat yan na komunista itong si Nery Colmenares. Ang sa akin lang kasi dito po sa ating programa, nililinaw lang po namin sa inyo, baka mamaya, pati itong programa namin, tirahin nyo, ang gobyerno, si Atty. Gadom. Pumunta po kayo mga kababayan sa prwc.com. Ito po yung website ng Communist Party. Makita po ninyo yung artikulo doon na in-endorse po si Nery Colmenares bilang senador. So, hindi opinion ng RP1 yan. Hindi mo opinion, hindi ko rin opinion. Ito ay isang katotohanan. Yeah, yan po ang endorsement ng Communist Party kay Nery Colmenares para tumakbong senador. Oo. Okay, malinaw po 'yan mga kababayan ha. Oh, in the meantime siguro mag brief studio break lang tayo to. Okay, sige. Tayo, Totoo ba ang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19? Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective. Ito si CabSec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa, sigurado dahil gawang Pinoy. CabSec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan natin magtulungan. Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hashtag ID natin, ang ID ng Pilipino. Gusto mo ba ng valid ID na libre, digital at pwedeng gamitin for life? Kung oo, ang PhilID ay para sa'yo. Magparehistro na ngayon sa PhilSys o Philippine Identification System. Para simula ng inyong registration, bisitahin ang PhilSys website sa register.philsys.gov.ph. Heto na ang PhilSys, ID natin to. Sa ID natin tuloy ang progreso. Hashtag ID natin, ang ID ng Pilipino. Isang paalala mula sa PSA, PCOO at ng Philippine Broadcasting Service. Pirada, Bendigo. Mga kontrobersya, walang takot. On point na ibabandera. Anong ba dito? Baka tatamaan dito yung mga pobreng mga pamilya. Pirada, Bendigo. Bendigo. Mga issue, balita, bulong-bulungan, buong katin, ibabalandra. Babaka ko yan, pag sumabit ka dyan, iminsan, di ako magdadalawag-isip. Pirada! Pirada! Bentiho! Panat at puna! Straight to the point! Walang bola!
pinapamuran dito. Sa gitna na po tayo eh. Trabaho lang. Si Aljo Bendijo sa Pirada. Pirada. Bendijo. Bendijo. Monday to Friday, 4 p.m. Dito lang sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Mga salitang binitawan niya noon na isagawa, na ipatupad. Our farmers especially, our coconut farmers form a significant part of the basic sectors of society. It is from the toil of their hands that we put food on the table. It is my hope that we finally see this through. Totoo sa kanyang pangako, Pebrero nitong taon, nang nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11524 o ang Coconut Farmers and Industry Fund Act na layong gawing makabago ang coconut industry sa bansa at ibalik ang cocoa levy funds sa mga magsasaka. The fund is now worth estimated to be $75 billion, which will be utilized according to the plans and programs in the Coconut Farmers and Industry Development Plan for the direct benefit of the coconut farmers and the development of the coconut industry. Mga pangakong naipasa dahil sa determinasyon at aksyon, Duterte delivers. Tatag at malasakit. When I say I will do it for my country, I will do it. Gustong makinig ng balita pero walang AM radio sa phone? Don't worry, sagot namin yan. Yay! Downloading the Radio Nation Philippines app and listen to the country's prime radio stations. RP1, RP2, RP Worldwide, Radyo Pilipinas Provincial Stations. That's news and information on the go, anytime, anywhere. Radio Nation Philippines, Radio Nation Philippines. Download na! Available for free on Google Play and App Store. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayan, alamin sa mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinakas. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Balansing opinion, diretsong pagbabalita, dito lang. Sa Meet the Press on Air. Okay, balik po tayo sa ating programa ng Meet the Press on Air. Ganap na pong alas 10:32 ng umaga at ito pa rin po ang ating programang Meet the Press on Air. And yes, kasama pa rin po natin si Attorney Kidlat Gadon. Kaibigan ng lahat, basta hindi po galit sa kanya. Oh. Larry Kidlat, kaibigan ng lahat. Ayan. Pwera dilaw. Bueno mga kababayan, at ito po, napapag-usapan po nga namin ni Atty. Larry itong prospect ng ating parating na halalan na next year. At noong Miyerkules, Atty. Larry ay bali tatlo na ang deklaradong tatakbong pangulo ng bansa, si Senator Ping Lacson na natalo na ito noong 2004. Di ba? Si Senator Manny Pacquiao na tingnan natin dahil kagagaling lang din sa talo nito Di ba? Sa boxing sa naman. Sa boxing naman. Sa, di ba? At si Mayor Isko Moreno na kagagaling naman sa panalo bilang alkalde ng Maynila. Di ba? At mukhang sa tatlong ito, meron po mga naglalabas ang survey, mga kababayan. We are not passing judgment on the authenticity nito mga naglalabasang ano, kasi uso po ngayon niya, malapit na nga halalan eh, no? Pero it appears na dito po sa tatlong deklaradong kandidato, ang nakakaangat po ay si Manila Mayor Isko Moreno. Ano ba ang take mo dito? Mukhang kung paniniwalaan itong mga unang naglabasa ng mga survey, mukhang sila lang ni BBM ang maglalaban na attorney. Oh, well, as of now, ang talagang sa mga naglalabasin ng survey, hindi lang sa isa, ha, kundi marami, even doon sa mga internal surveys, ang number one na lumalabas siya ng pinakamalakas si Bongbong Marcos. Mm-hmm. And then yung either second or third or fourth, yan, dyan lang lalaro yan eh. Mm-hmm. Ay itong si Isko Moreno. Mm-hmm. Oo, at naglalaban sila ng pataasan ng score ni Grace po. Although si Grace po ay hindi naman deklarado. At saka tingin ko, no, hindi na rin tatakbo si Grace po. Galing din sa talo ito. Oo. Bilang presidente. She could run as vice president and she will
make a very strong candidate for vice president, no? Mm-hmm. Pagka nagtumakbo si Grace po. Mm-hmm. Judging on the surveys na... Pero, pero tingnan po natin kasi Attorney Larry, pumirma na ng kanyang application, ika nga. COC, si Pangulong Duterte as vice president. So, he is the man to beat or the candidate to beat. The candidate to beat. Kung talagang itutuloy niya yan, ha? Mm-hmm. Dahil ako ay may agam-agam pa rin dyan at may mm-hmm. duda pa rin ako kung talaga itutuloy ni... Presidente Digong, yung pagtakbo niya bilang Vice President, it could be na pumalit sa kanya si Mayor Inday, no? Mm-hmm, mm-hmm. By the way, ano, gusto kong liwanagin na mahal ko yan si Mayor Inday at ako ay susuporta dyan mm-hmm. pag tumakbo siyang presidente sa 2028. 2028. Oo. Kumbaga, tabla muna tayo ngayon. Pass. Oo, ngayon. Pass muna tayo ngayon. Marcos ako. ever since naman eh, Marcos ako eh. Uh-huh. Kahit nung hindi pa kami magkakilala ni Bongbong Marcos, ako talaga ay pro-Marcos ako, Marcos loyalist ako. Balikan lang natin itong Mayor Isko. Mukhang siya nga lang ang gitan ngayon. Oo. Hindi naman actually gitgitan. Gitgitan doon sa number 2 and number 3. Okay. Pero mukhang malaki ng... Ika nga, mas malaki ang laban ni Mayor Cois dahil maganda ang ginawa niya sa lungsod na Maynila. Eh. Maraming pumupuri sa kanya sa ginawa niya dyan. Eh. Ano bang tingin mo rito kay ano? Alam po niyo mga kababayan, I'm not passing judgment on Mayor Cois. Matagal ko na rin pong kilala yan. Magkakilala po kami kahit papano ng personal. Ano? Pero yung pong kanyang speech noong Miyerkules, sa totoo lang po. Medyo ano ako doon. Full of nice words. Lahat naman ng kandidato, puro nice words. Pero pagka po tinignan ninyo, hinimay ninyo, ika nga, ano nasa likod ng mga nice words na yun, parang pong kulang Di ba? Sa tingin ko lang sa tingin ko lang parang kulang. Actually, ako ay kumpare ko yun si Isko inaanak namin ng isang anak ni Dr. Carl Balita. And ang isa lang na disappointment ko kay Yorme ay yung kanyang koneksyon sa komunismo. Ganon? Ito naman, hindi naman ito maitatago na eh. Mm-hmm. Na noong peace talks doon sa Netherlands, ay kasapi siya doon sa panel ng... Ng gobyerno? Ng komunista. Ah, ganon ba? Oo. In fact, ay maraming mga litratong lumabas na siya ay nasa likuran ni Joma Sison. Mm-hmm. No? At dyan nga nabansag yung pangalan na Iskomunista Joma Goso. kasi nga kumalat yung picture na yan And hindi lang iisang picture ha, iba-ibang okasyon ang mga pictures na yan, nakasama niya si ang founder ng komunismo na si Joma Sison. So ako ay disappointed talaga kay Yorme, no? Mm-hmm. Dahil na kapag ka ikaw ay kumapit sa patalim dyan sa mga komunista na yan, mababaon ka na dyan, hindi ka na makakawala. Mm-hmm. Oo. And I'm sure naman noong tumakbo siyang mayor ng Manila, mm-hmm. dahil siyempre sa kanyang ambisyon, kapit patalim siya, siya ay sinuportahan ng mga komunista dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pag-endorso ni Joma Sison. Mm-hmm. Kaya yan ay mabigat yan. Mm-hmm. Mabigat yung... At saka ano ha, kasi, actually ang unang suspicion na may silent ika nga, sabi na natin friendship lang sa kay Joma itong si Mayor Cois. Yun, di ba nung may mga naglabasa mga tarpuli na binabanata ng CPPNP sa Metro Manila? Pinatanggal niya. Sa Maynila lang bawal. At pinatanggal, no? So medyo maraming nag-isip doon Bakit mo pinatanggal? Bakit mo kinakampihan? City pwede, di ba? Pasig pwede. Sa Kamanaba pwede, Pasay pwede. Ba't sa Maynila bawal? Bakit bawal yung mga programa ng NTF-LCAC? Na mag-post ng mga public information campaign laban sa mga NPA at komunista ng Communist Party of the Philippines. At saka ito mga kababayan, ito po ay personal ko pong alam, no. Hindi ko po ito inano, but it's better that this early po makilala po natin ang mga kandidato po natin. Ano kasi panahong ito magkamali po tayo ng pili, sumablay tayo, talagang 6 na taon po tayong madadagdagan na paghihirap, lalo na ngayon, panahon pa rin po ng pandemya. No? What I'm referring to is, noon pong December 2019, tapos na yung eleksyon, mayor na si Cois. No? Ang National Press Club po, kami ay, alam mo, gusto namin, simpleng celebration na lang, kumanap kami ng isang home for the elderly sa Bulacan. Oo. Okay?
Mga babae ito, mga lola. Mga lola, oo. Oo, nagdala kami na relief. Yun ang aming Christmas party. Pero prior going to that place in Bulacan, may tumawag sa akin mga kaibigan, ano, sinabi na, Pangulo, baka naman po pwedeng magamit ang press club. Uh-oh. Sabi ko, sige, ano bang gagawin nyo? Ito mga, ano to, mga Wakali to, mga Wakali. No? Mga kaibigan natin sa Wakali, dahil galing naman tayo dyan. Ano bang, ano yan, meron na po kaming Zoom meeting kay Joma Season. Oo. Okay, sabi ko, sige, di papayos ko yung signal, ganon. Doon kayo, total. Pero kako, wala kami ha, bahala na kayo doon. Kasi kako, nasa Bulacan nga kami, mag-ano kami roon. Magdadala kami ng tulong sa ating mga kayo. Lola. No? Eh, nataong maaga-aga kami nakatapos, maaga kami nakabalik ng press club, siguro mga pasado alas 4. At saktong-sakto nagsasalita si Ka Joma. Oo. Sa Zoom meeting, andun yung mga kaibigan natin. Sa, di ko naman malaman bakit andun ang makabayan, KMU, bayan muna. Ay, mga komunista yung mga yan. So, mga kaibigan natin doon, anong mga audience ni Ka Joma. At may nagtanong doon. Ito mga kababayan, totoo pong nangyari ito. Hindi ko po ginagawang kwento ito. Marami po kaming opisyal ng press club nakakaalam na ito. Ano daw ba ang stand ng partido kay Mayor Coes? Kasi ito yung panahong kita mo sa Maynila, nakakapag-rally sila ng maluwag, ganyan, nagpipintura. Eh, sinabi ni Ka Joma na, alam mo, si Mayor Isko ay kaibigan. Ayun, yun sinabi niya, yun kaibigan. Yun sinabi niya. At after that, napansin nyo, mga kababayan, sa Maynila lamang po, walang vandalism. Hanggang ngayon, wala na po nagpipinta dyan na Viva NPA, sumapi sa CPP NPA. Wala na po sa Maynila. Nawala po lahat yan. At bawal na rin ang mga rally na tunitulig sa demolisyon, ang city government. Ayun na po, nakakapagtaka, mga kababayan. Ba't nawala po yan sa Maynila sa panahon po ni Mayor Isko? I am not saying na maring tama si Atty. Larry, no? Pero yun ang pananaw mo. Eh, napakaraming mga ano eh, mga incidents na makikita mo na kasama siya si ni Isko, si ano eh, si Joma Season eh, yung founder ng Communist Party of the Philippines. Eh sakali kayang manalo si Kumakalat nga sa ano yan eh, kumakalat sa internet yan eh, yung mga pictures niya kaya together with Joma Season. Eh sakali kayang manalo si Mayor Coes at ang isang policy niya ay ibalik ang pistok at lusawin nitong NTFL-CAC. Ikaw ba papayag doon? Sakali na manalo ka rin senador. At alam mo yan na kapag ka nanalo si Isko bilang presidente, eh katapusan na ng Pilipinas. Oh? Dahil siyempre, mag-take over na dyan ng mga komunista. Mm-hmm. At hindi na nila yan pakakawalan. They will use might and guns and money to control the next elections. Mm-hmm. Hindi na nila pakakawalan yan. And I'm sure, dyan na mananalo yung mga komunista na mga senador, komunista na mga congressman. Mm-hmm. Eh, kukontrolin na talaga nila yan. Mm-hmm. Kaya hindi natin dapat payagan yan eh. Yan ang pangamba mo? Oo, siguradong yan ang mangyayari. At saka ano, mga kababayan, meron pa pong isang pronouncement si Mayor Isko. Ito, katulad din ng pronouncement po ni Manny Pacquiao na hindi niya hahadlangan ang ginagawang pagsasampa ng kaso at investigasyon ng International Criminal Court kay Pangulong Duterte. Ang implikasyon po niyan, mga kababayan, the long and short of it, ay payag po si Mayor Coes maging presidente na makulong po si Mayor Rodi Duterte. Yan talaga implikasyon niyan. Yan po ang implikasyon niyan. Hindi po na tayo kailangan mag-anuan dito dahil ako po ay halos magtatatlong dekada na pala ako reporter. No? So marami na po akong naranasan, nakita at naobserbahan. Yan po ang long and short of it. Yun pong sinabi ni Pacquiao, ni Senator Pacman, taka po ni Mayor Coes, na hindi nila hadlangan ng investigasyon. Eh, unang-una, di ba, ito yung interference sa our internal affairs. At saka yung insulto. Insulto sa ating soberenya yan. Dahil unang-una, we are an independent country. Pero ang bottom line niya nito, Tony Larry, kulong. Oo. Kulong si Pangulong Duterte. Ang bali gusto mangyari ni Isko at saka ni Pacman, eh ipakulong si Pangulong Duterte. Mm-hmm. Alam mo, malaki ang nalalaman ko sa bagay na yan. Sapagkat, yung naghain ng demanda dyan sa International Criminal Court, si Attorney Jude Sabio,
ay inurong at binawi yung kanyang demanda at sinabi niya doon sa kanyang affidavit na sinabit namin sa Netherlands, sa The Hague. Sinabi niya doon na hindi naman totoo yung mga sinabi niyang allegations doon. In fact, wala naman siyang nakita. Mm-hmm. Yet, lahat yun ay hearsay. At lahat naman yun ay idinikta lang sa kanya ni Trillanes. Mm-hmm. Akalain mo, talagang kaya nga bantulot itong ICC na mag-conduct ng investigation. Kasi sa criminal law kasi, mm-hmm. ang the quantum of evidence that must be presented should be beyond reasonable doubt. Eh kung yung mismo complainant nagsasabi na na hindi naman totoo yan. Pero ngayon niya, may announcement na, pumayag na ang ICC, attorney, na full-blown investigation daw sa mga drug killings ng administrasyong Duterte, di ba? Kaya nga nagagalit ang gobyerno. At, ganito kasi yan, Kapol. Bakit sila nagsasalita ng mga ganyan? Kasi itong mga taga-ICC, nakikinabang, mga mukhang pera yan eh. Mm-hmm. Ang habol lamang nila dyan ay pera, kwarta. Kasi by issuing those statements, at kunwari may ginagawa sila, patuloy ang kanilang pagkubra ng sweldo. Uh-huh. At marami kasi dyan na pondo ng ICC ay donasyon. Mm-hmm. Donasyon ng mga European countries na naniniwala, na akala nila meron ngang mga drug related killings. Mm-hmm. Eh kasi naman ang talagang mga financiers ng mga drug syndicates dito, yung mga marami diyan mga taga Europe. Mm-hmm. Oo. Oh. So, yan yung napag-usapan lang po namin ni Attorney Larry, mga kababayan. Yan po ang long and short of it, I repeat. Kulong po si Pangulong Digong sakaling manalo si Pacman o kaya po ay si Mayor Cois. Yan po kasing mga ganyang statement, di ba? Habulin siya ng international media yan eh. Oo. Pagdating ng araw, nanalo ka na. Araw, nung in-interview kita, nung kampanya ito, sinabi mo. Ano mangyayari ngayon dito? Mm-hmm. Di ba? Ganun na nga. Kawawa naman itong si Mayor Rodney. Diba? Kung tutuusin, yung war on drugs ni Pangulong Duterte ay masasabi ko na naging successful din. Hindi man nawala lahat, pero talaga nagkaroon ng sample ng pagmamatigasan dito. Mm-hmm. Kung hindi kayo uurong dito, talaga mamamatay kayo. Mm-hmm. At para sa akin naman, kung nagkaroon nga, halimbawa man, no, hindi ko sinasabi totoo, kung nagkaroon man ng mga extra, ng drug-related killings dyan, okay lang yun. Ang titigas nila eh. Kala mo, bawal na nga yung ginagawa nila eh. Gusto nila, sila pa yung masunod. Mm-hmm. Yun. Anyway, nung tayo nag-uusap pa last week, Attorney Larry, may tanong lang ulit ako sa'yo. Sabi mo kasi kaya katatakmong senador, di ba, marami kang nakikitang palso sa ating mga batas at mga dapat na, in fact, may mga batas nga, sabi mo, dapat alisin eh. Oo, dapat alisin. Diba? So, magbigay ka nga ng isang dahilan. Bakit? Ng isang batas na gusto mong baguhin na sa tingin mo ay maunawa ng tambayan at magiging daan para iboto ka nila. Oo, unang-una itong ipiralo. Sapagkat ito ay pansisikil sa mga taong bayan. Kaya napakamahal ang kuryente dahil dito sa mga maling polisiya ng ating pamahalaan dito sa energy, no? At ang may dahilan niyan ay itong walang iba kundi itong ipiralo. Mm-hmm. Dapat dito ibalik na sa estado ang pag-operate at pamamahala at pag-aari ng mga power plants. Mm-hmm. Nakagaya nung baka sabihin naman sa iyo, Tony, komunista pala itong si Tony Gadon, no? Isipin mo. Oh. Gobyerno pamamahalain sa kuryente. Halos lahat ng mga gobyerno sa buong mundo ay sila ang talagang nag-ooperate ng mga public utilities na kagaya ng kuryente at tubig. Dahil yan hindi naman yan negosyo dapat. Actually, noong panahon ni Marcos, nasa gobyerno yan. Nasa gobyerno yan. In fact, noong panahon ni Marcos, itong matatandaan mo, itong Meralco, every December, nakaka-receive tayo ng cheque. Yes, na dividendo natin sa Meralco. Mm. Na ibig sabihin nun, ang para kay Presidente Marcos noon, ang Meralco ay pag-aari ng taong bayan. Yan ay ang considered na mga stockholders, yung mga gumagamit ng Meralco, ng kuryente. Mm. So kaya nga para kay Marcos noon,
Dapat yung kinikita ng Meralco, yung sobrang kinikita, dapat ibalik sa taong bayan. Kaya nga, meron tayong mga dividendo noong panahon ni Presidente Marcos. Either i-incast mo yan sa banko or ibayad mo doon sa iyong susunod na bill. Yan ang dapat na gawin. And ito yung gusto mong... Oo, gusto ko ibalik yung pamamahala na yon. Ngayon, ayoko namang agabyaduhin. Ang naging ano, naging argumento is ano raw attorney, kaya daw kinuha binigay sa private sector, napaka inefficient daw magpatakbo ng NAPCOR at saka ng gobyerno ng kuryente. Nandoon ako. Kailan ba naging inefficient 'yan? Noong panahon lang ni Cory. Pero noong panahon ni Marcos hindi. So sino may kasalanan diyan? Si Cory. Kasi pinagpapalitan niya ng tauhan yung mga NAPCOR, na mga tauhan niya ng mga bobo pala. Oo. Eh pero nung panahon ni Marcos, hindi. Isipin mo nga, kung yan ay hindi magandang pamamalakad, makakapagpamahagi ka ba ng kinikita nito sa taong bayan? Kung yan ay hindi magandang pagpapatakbo? At saka alalahanin natin na noong panahon na ang Estado ang... namamahala ng kuryente. Napakarami nating mga factories dito, mga multinational factories, companies, 'di ba? Andito yung Adidas, andito yung actually dito yung stamping plant ng ano noon eh, ng Ford. Oo, ng Ford, ng at saka yung mga ano, yung gawaan ng mga yung Levi's dito ginagawa. Oh, Levi's, napakarami. Yung maraming mga signature brands doon dito ginagawa. Isa na nga dyan yung Adidas, napakalaki nga ng planta niyan dito eh. At ang dahilan dyan ay kasi mura ang kuryente dito noong panahon ni Marcos. So maganda ang kanilang tinutubo. At ang kagandahan din naman doon ay nakakapagbigay sila ng milyong trabaho sa mga Pilipino. Ngayon, nung katapos ng EDSA 1 at nag-take over sila Cory, na si Cory ay pinamagay sa kanyang mga kamag-anak yung mga power plants na pinapatakbo noon, ang nangyari, nagmahal yung kuryente. Nung nagmahal ang kuryente, nagsilayasan yung mga... Siyempre. Nagsipagsara yan. Hindi diba? Na competitive. Eh. Phelps Dodge, yung Wrigley's Philippines, yung... marami, Adidas, yung Ford, pinaka yung nun, Ford. Yun ang may stamping plant, mga kababayan, ito yung malaking makina po ito na pagka hinuhulma yung kotse. Hinuhulma yung kotse. Eh umalis po, mahal eh. Mahal na kasi. Mahal ang kuryente. Mahal ang kuryente at kinikilan pa sila ng mga NPA. Ayun na nga. At kinikidnap pa yung kanilang mga expats at pinapatubos ng ransom. Yun yung nangyari noon eh. Yes, yes. Kaya naman nagsialisan dito. Can you imagine couple yung pinsala na inabot natin sa ganyang pulisiya ni Cory Aquino, nawala ng trabaho ang milyong Pilipino at nawala ng buwis na nakukolekta ang gobyerno diyan sa mga multinational companies. Doble ang hirap na inabot natin diyan. Diyan lang sa bagay na 'yan, ha. Oh. Kaya nagtataka ako dito sa mga sumisigaw-sigaw ng mga anti-martial law. Nako, wala nang naniniwala sa inyo ngayon. Siguro, yan ang magiging final vindication ng mga Marcos. Ng mga Marcos. Itong election na ito. At alam mo, kaya sila nag-iingay ngayon. Sapagkat ramdam nila na mananalo si Bongbong Marcos. Kaya nag-iingay sila. Kaya takot na takot sila. Pati yung mga pari diyan sa Ateneo, hindi lahat, ha. Yung iba diyan mga komunista eh. Lalo na si Alejo, di ba nga may kaso 'yan? May kaso yung pari na 'yan, may kaso ng inciting to sedition. Kasi siya pala yung pasimuno nung Bicoy ang totoong narcolist. Inimbestigahan niya ng DOJ at kinasuhan siya dahil isa siya sa mga pasimuno nitong ang totoong narcolist ni Bicoy. Yan pare niya si Alejo. Komunista yan. Well, mga kababayan, Attorney Gadon, magkakaroon po tayo ng mahaba-habang studio break. May news break tayo ngayon. So magpapaalam na. Paalam muna tayo. Maraming salamat sa lahat ng taga-subaybay ng programang Meet the Press on Air. Hosted by NPC President Paul Gutierrez at
Ito naman po ang inyong abang lingkod, si Attorney Larry Gadon, Larry Kidlat, kaibigan ng lahat. Pwera ng dilaw. Iyan, mga kababayan. Magbabalik po kami.